kasama sa bahay Sophia. At kung hindi pa po ninyo napapansin, napakainit po sa Pilipinas. Opo. Kung hindi ka po naniniwala sa climate change is real. Magbagong buhay ka na. Okay? So, ano bang mga panlaban natin sa init? Kung nasa bahay lang tayo, bukod sa maligo. Kung naghihintay ka ng senyas, ito na po yung sign. Maligo ka na. Bukod sa maligo, meron tayong mahalagang invention tulad ng mahiwagang aircon. Ayan. So, ngayon, alam ko hindi po lahat ng tao ay nakaka-afford ng aircon. Kaya kung meron kang aircon sa bahay, magpasalamat ka sa Diyos dahil pinagpala kayo. Opo. Ngayon, ano bang ginagawa natin sa mga blessings na binibigay sa atin? Aalagaan. Kung mahalaga sa'yo, di ba, aalagaan mo. Di ba? Di ba? Okay. Cleaning show. Cleaning show. Okay. So, dahil cleaning show ito, maglilinis na lang po tayo ng aircon. Samahan niyo po. Tara! Malamig yung hangin, mas presko yung hangin. Kaya nga, kinokondisyon niya yung hangin para sa'yo. Ayan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko siya sa aircon, binaba ko siya sa, lumabas ako para hindi kumapit yung alikabok sa kwarto. At, binigyan po tayo ng Diyos ng medyo matinding hadlang. Opo. Tayo matitigil ng ulan sa paglilinis. Diba? Hashtag no excuses. Okay? Okay. So, ayun. Tulad ng abiso ko nung naunang episode, kumuha na ako ng palanggana na maliit. Yun yung pinanood ko ng tubig. Tapos ngayon, kumuha naman ako ng brush. Dahan-dahanin niyo lang yung kuskos ng brush. Kasi, tuloy na sabi ko, ang papel niya talaga ay makapitan siya ng maliliit na bagay sa hangin. Kaya, kailangan hindi natin bubutasan lalo yung filter ng matinding kuskos. Lalo na pag matigas yung mga beso ng brush. Okay? Okay. Tapos na yung isa. Pagkatapos kong linisin yung dalawang filter, sumuko na ako. Joke lang. Nagpahinga muna ako, tapos, wala na. Nakisama ako sa mga kapatid kong maligo. Dali na! Ligo muna kami. Ligo muna tayo sa ulan. Ang buhay ay hindi lagi linis-linis na bataba ko lang. Dapat may onting fun. Ngayon na napaka-negatibo ng mga paligid natin. Opo. I-enjoy natin yung mga maliliit na bagay o yung kaunting panahon na kasama natin yung pamilya natin sa bahay. Yeah. Deep. Okay. So, nung nasawa na akong maligo sa ulan, umakyat na ako, tapos hinugas ko lahat ng acid drink mula sa katawan ko. Yan, nagbanlaw na ako.
At pinatuyo ko rin yung mga filter sa bintana. Medyo tumila na yung ulan kaya okay lang na nasa labas siya para mahanginan tsaka para matuyo. Ayan. So, pagkatapos maligo, sinundan ko naman yung pangalawang bahagi ng aircon na yung loob. So, yung problema sa aircon namin, nandun siya sa malapit sa sahig. Tapos nasa sulok din siya. Kaya hindi rin uubra yung ginagawa ng mga professional na yung ipa-power hose, yung bubuhusan ng napakaraming tubig na napakabilis para dumaloy lang yung dumi palabas. So, yung ginawa ko, malik na naman ako sa wet wipes. So, pag naglilinis naman ang loob ng aircon, ito kasi yung bahagi na medyo delikado sa kamay. So, kung nung una ang iingatan mo yung gamit, ngayon, ang iingatan mo naman yung kamay mo. Kasi, yun nga, ito yung loob, ito yung may maraming bakal, yung grills na napakanipis, anong katumbas nun. Siyempre, parang mga blade yun na maliliit, kaya kailangan huwag kang magmadaling maglinis ng bahagi. Okay? Safety first. Ayan. Para nga, hindi mo masyadong madaliin yung paglilinis sa bahagi nito. Yung ginawa ko kasi, inuna ko yung pumapalibot dun sa bakal. Para, ano, para hindi rin ako masaktan. Tapos, hinuli ko yung bakal tsaka yung pinakaloob ng mga pinakaloob ng loob ng aircon. Okay, so, ayun. Yung pangatlong bahagi ng aircon na nilinis natin ay yung takip. Ito yung nagtatago ng filter tsaka ng loob ng aircon. Ayan. So, ngayon ko lang nalaman na pwede pala siyang kalasin. Ito. Dati kasi nung nililinis ako ng aircon, tinataas ko lang siya. Tapos nahihirapan akong kunin yung mga ano, nakasiksik na alikabok dun sa maliliit na butas. Ngayon, pwede pala siyang kalasin. Kaya, check nyo rin yung aircon nyo kung nakakalas yung takip. Pagkatapos kong linisin yung takip, natuyo na rin yung mga filter. Kaya, binalik ko na siya sa aircon. So, buo na ulit yung aircon. Yay! Ngayon naman, yung pang-apat na bahagi ng aircon, which is yung paligid nito. Bakit ko ito sinasama? Kasi hindi nagtatapos yung paglilinis. Doon lang sa mismong bagay na yun. Kailangan ano, kung anong pwede mong idamay, idamay mo na para di ka nagsasayang ng oras, diba? Tsaka para hindi ka paulit-ulit doon. So, ayun. Para hindi na rin ako makaaksaya ng baby wipes. Tsaka since ito namang mga alikabok, hindi naman siya tulad ng loob ng aircon na medyo basa-basa tsaka medyo buo-buo na alikabok. Yung ginawa ko naman dito, gumamit ako ng walis. So, yun na lang yung ginamit kong panlinis dun sa paligid ng aircon. Total naman, malapit din naman siya sa sahig. Ayan, malinis na lahat. Yay! So, ayun. Natapos na natin linisin yung aircon. Wala na siyang alikabok sa ngayon. At lalong pinapahaba natin yung buhay ng mga bagay natin pag inaalagaan natin siya. Ngayon, sana maging paalala din to na huwag masyadong dumipindi sa aircon. Bakit? Una sa lahat, napakagastos niya sa kuryente. Pag mag-aasas siya sa kuryente, mabigat din siya sa bulsa. Isipin nyo rin yun. Bukod sa mabigat siya sa bulsa, mabigat din yung epekto nito sa kalikasan. Kasi yun nga, dahil mag-aasas siya sa kuryente, ibig sabihin, mas maraming coal, tsaka geothermal energy, tsaka mga natural gas para isupply dun sa mga
kagamitan natin sa bahay, isa na dun yung aircon. So, sana huwag na tayong dumagdag sa umiinit natin mundo. Okay? Kung may mga iba pang paraan para magpalamig, tulad ng pag-inom na ng tubig, o huwag ka muna masyadong pagpapawis. O kaya maligo ka, di ba? Di ba? Pwede ka namang maligo? So yun. Pwede ka namang maligo. Maligo ka! Oo, huwag ka masyadong nakadepende sa aircon. Okay? Huwag natin kalimutan na ang kalikasan ay biyaya din sa atin. Bukod sa aircon, kalikasan nandyan. May preskong hangin, magbukas kayo ng bintana. Diba? So, ayun. So, sana ang pinaka takeaway sa video na to ay pag may blessing kayo, alagaan ninyo. Isa na dong isa ng blessing yung aircon, isa ring napakalaking blessing ng kalikasan. So, patuloy natin alagaan to. Ah, lalo na ngayon na nasa bahay ka lang at kasama mo yung mga siguro pamilya nyo, ganyan. Bukod sa ayaw mong makidagdag dun sa init ng mundo, pag naglinis tayo, pag inaalagaan natin yung mga gamit sa bahay, pag inaalagaan natin yung mga kapamilya natin, hindi rin tayo nakadaragdag dun sa init ng ulo nila. O di ba? Yun talaga yung purpose ng channel na to. So, yun nga, abangan nyo kung saan ko kayo dadalhin sa susunod. Laging tandaan na, mahal kayo ni Lord. Bye!